Hello mga ka-J-Lovers, nagbabalik muli si Giovanni B of Electronic J-Lab. So ito ngayong gagawin natin ay itong Mikata na subwoofer mga ka-J-Lovers. Ang problem nito yan, bigla siyang parang masisira yung speaker, yung vibration ng cone. Yan, malakas. Tapos pinsan, parang naging FM na yung tunog, parang mahising na. Yan, kita nyo. Ang lakas para nang masira yung speaker na parang umuubong na rin mga ka-J-Lovers. Pero minsan sa una maganda yung tunog, tapos katagalan yan ang nangyayari, oh, parang masira yung speaker, tapos parang nag-FM na. So yan ang titingnan natin. So let's get started. Bale, ito na yung board niya mga ka-J-Lovers. Binuksan na natin siya. So, ganun pa rin. Gamit nitong ICION TDA-2030. Yan, kita nyo. TDA-2030 yung ginagamit nito. Ay siya nga pala mga ka-J-Lovers, bago ako magpatuloy. Kung bago kayo sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. Bale, ni-resolder ko na pala itong IC. Ganun pa rin mga ka-J-Lovers, para nag-FM pa rin yung tunog at umuubong na napakalakas. So, try ko kayang palitan ng speaker. Baka sa speaker yung problema. Subukan lang natin mga ka-J-Lovers. Malay mo, sa speaker pala yung problema. Kaya umuubong o parang hazing yung tunog. Pero sa una talagang testing nito, yung una mga almost 1 minute siguro, mga ganyan. Hindi po naman malinaw siya. Tapos pag tumatagal na, habang tumatagal, yan, nagbabago na yung tunog. So testingin natin mga ka-J-Lovers. Lagyan natin muna ng bagong speaker para malaman natin kung sa speaker ba o sa amplifier yung sira. So tingnan natin. Bali, tinanggal ko muna yung terminal ng speaker mga ka-J-Lovers. So ito yung ikakabit natin muna, kasi titestingin natin kung sa speaker o sa amplifier ba yung sira, para malaman lang natin. Kaya mas mabuting makapag-try tayo ng bagong speaker para makasure tayo kung saan ba yung problema. So napakahirap kasing i-diagnose pa kung saan yung problema nito hanggat hindi natin na i-try o natitestingan ng ibang parts o naaktulan ng ibang parts. Kaya hindi natin basta malalaman. So kailangan maaktulan natin para malaman natin. So testingin nga natin ulit. So ayan, napapakinggan nyo mga ka-J-Lovers. Sa una, malinaw siya, medyo maganda yung tunog niya. So tingnan natin, patagalin natin ha.
nakasagad pala yung ano, mga kajilaber, yung base volume nakasagad pala. So binabasan ko lang. Yan na mga kajilabers, napapakinggan nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Parang naghihising siya o nag-FM. Minsan naugong yan mga kajilabers. Bali pag tinis natin, wala naman siyang offset o mataas na voltage value. Kaya hindi naman siguro may problema yung ano, yung output nito. So nakakapagtaka mga kajilabers. So napapaisip na ako nito, ba't kaya ganun, ba't nagiging hissing tapos biglang uugong, ba't kaya ganun. So iniisip ko na yan mga kajilabers, kung ano nang susunod kong gagawin. So next kong palang gagawin mga kajilabers ay try kong palitan ng kapasitor. Tapos tingnan natin ulit kung gaganda na ba yung tunog. Palitan lang natin to. So habang nakapassword, fast forward tayo mga kajilabers, kung bago kayo sa ating channel, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka sa mga susunod natin na i-upload na mga video. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video na ina-upload natin para tuloy-tuloy yung paggawa natin. So maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So ito na mga kajilabers, natanggal na natin siya. Tingnan natin yung value ng kapasitor. So tingnan natin yung value ng kapasitor. Parang okay pa tong kapasitor na to. Medyo konti lang yung ano niya, parang nakaangat pero parang okay pa naman. So hindi naman masyadong kinalawang, wala naman ako nakitang corrosion. So pero testingan pa rin natin, palitan. Ito yung value nya mga kajilabers, 3300 UF. So try natin palitan tapos testingin natin ulit mga kajilabers kung gaganda naman yung tunog. So medyo napapahirapan tayo sa pagtutroubleshoot nito. Kailangan natin isa-isahin muna para malaman natin o ma-pinpoint natin kung saan ba yung pinaka-actual na may sira. So iniisa-isa ko lang. So papalitan ko muna to ng kapasitor mga kajilabers. So ito na yung pampalit natin. Yan, 3300 UF, 25 volts. So fast forward lang natin mga kajilabers. Bali ganun pa rin mga kajilabers, kahit pinalitan na natin ng kapasitor, yan pa rin, ganun pa rin siya yung tunog, parang nag-hissing o nag-FM. So mamaya't mamaya mag-uugong na rin yan. So nakakalito na mga kajilabers pag mga ganitong trouble. So nagpalit na tayo ng kapasitor, ganun pa rin. So next natin ay iyaan ko muna tong connection ng ano natin, ng variable resistor natin o control natin. So try natin iyaan muna, baka dito kasi yung problema niya. So tapos testingin natin ulit. Kaya naman mga kajilabers, ganun pa rin mga kajilabers. So kahit nakahang na yung variable natin, ganun pa rin, talaga may problema to. So next natin mga kajilabers ay wala na tayong choice ng mapagpipilian kung ano pa yung
ipapalit natin dyan kundi yung IC. So bago ang lahat, tanggalin ko muna tong capacitor kasi kahit pinalitan natin ng bagong capacitor, ganun pa rin. So tanggalin lang natin to, ibalik natin yung dating capacitor niya, yung original na nakalagay dyan na capacitor. So palitan na natin muna to mga ka-G-lovers. Tapos pagkatapos natin mapalitan to, testingin natin mga ka-G-lovers. Bali, binabalik lang natin yung dati nakalagay na kapasitor. Kasi pinalitan na natin ng bagong kapasitor, ganun pa rin. So ibig sabihin baka hindi ito sira yung dating kapasitor. So tanggalin ko na tong IC mga ka-G-lovers. Tapos try natin palitan, testingin natin ulit kung magno-normal na ba siya. So tingnan muna natin. Ito na yung option natin mga ka-G-lovers. Palitan natin yung IC. Tapos pag napalitan natin yung IC mga ka-G-lovers, testing ulit tayo. So malalaman natin kung lilinaw na ba siya. So hindi na magparang hazing o mag-ogong. So swerte natin yung nakuha natin yung troubleshooting kung IC talaga. So malalaman natin yan. Tama sa naman. Tama sa naman. Bali, natanggalan natin siya mga ka-G-lovers. So YD2030 or TDA2030. So try natin ikabit ito para matesting natin ulit. So mayroon na tayong bagong panlagay, ito TDA2030 yung ikakabit natin mga ka-G-lovers. So kabit muna natin ito. So nga pala mga ka-G-lovers, kung bago kayo ulit sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. So pahit ng notification bell para updated ka sa mga susunod ng i-upload ko mga ka-G-lovers. So pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating video. Maraming maraming salamat sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. So resolveran natin tong IC. Tapos testingin natin ulit siya mga ka-G-lovers. Siya nga pala mga ka-G-lovers, yung dalawang surround pala nito, okay yung tunog. Ito lang sa woofer yung sira, yung sa base niya. So testingin natin. So parang wala na siyang hazing mga ka-G-lovers. So papatagalin pa rin natin to. So kabit ko lang tong connection natin sa variable resistor natin o sa control natin o tinatawag natin sa madaling salita volume control natin. Ibalik natin ulit tapos testingin natin yung sound niya kung lilinaw na ba siya. Hindi na siya mag-uugong o parang may FM na tunog. Titingnan natin kung lilinaw na ba siya.
yung bayo nito mga ka-G-Lovers, yung base niya parang lumakas na siya. So titingnan pa natin, patagal-tagalin natin ng konti kung maghihising siya. Bali parang okay na siya mga ka-G-Lovers. Pero mas kaganda yung tunog nito pag nakalagay natin dyan sa housing niya o sa box niya. Kasi dito open pa siya, hindi pa natin mapapakinggan yung pinaka full base niya. Pero at least wala na siyang hazing o ogong. Medyo malinaw na siya mga ka-G-Lovers. Ready ka na dahil okay na siya mga ka-G-Lovers, so ibalik na natin to sa dati niyang mga connection, kabit natin ulit, tapos tisingin na natin. So yan palang kinakausap po sa kabila, yan po yung may-ari natin mga ka-G-Lovers. Dito na natin maalalaman natin mga ka-G-Lovers kung tuloy-tuloy na ba yung paglinaw niya. Pero at least kanina tinesting natin, medyo mahaba-haba na rin yun. Medyo malinaw na siya. So wala na siyang parang hissing sound o parang yung parang umuugong mga ka-G-Lovers. Napakalinaw niya na. Bali, lahat na to, lalagyan ko ng tornilyo para iwas vibration mga ka-G-Lovers. So, ilagay na natin yung lahat ng tornilyo niya. Tapos, testingin natin siya kung wala na siyang hazing sound or ogong sound. So, titingnan natin yan. So, yan, madali na tayo matapos sa pagkabit. Tapos, ready na tayo sa pag-testing. So, bali yan ang mga ka-G-Lovers. Tinitesting natin para malinaw na siya. Bali, ayan na mga ka-G-Lovers. Okay na okay na yung tunog niya. So, sana meron kayong natutunan sa ating bago na naman na tutorial. So, sa problema ng ganito mga ka-G-Lovers na parang humihising o umuugong. So, okay na to. God bless you all mga ka-G-Lovers. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay. Maraming salamat.